Ang topic ko ngayon is all about how to protect your mindset during this quarantine. Oo, grabe, napaka masela na topic 'yan kasi lalo na ngayon online, sari-saring komento, sari-saring opinion. Pero this time, kailangan natin magiging matapang kasi kung hindi natin gagawin 'yan, tuloy pa rin ang buhay natin. Kaya maraming natatakot, maraming fear, nagkakorona po ng emosyon, kung ano ba dapat nating gawin. So, advice ko lang dyan, sa mga ganitong sitwasyon ngayon, titingnan mo kasi ngayon, kung hindi mo kaya yung emosyon mo, na i-scroll yung Facebook mo o manood ng balita, huwag ka na lang po makikibalita, yung mga positive na lang. Kasi magkaiba ang emosyon, magkaibang level ng emosyon yun, lalo na sa tao ngayon. Bakit? Kung magpapadala ka ngayon, kung anong nangyayari dyan sa labas, kung ano yung environment dyan sa labas, madadala ka po talaga. Bakit? Mas marami po kasing negative kaysa sa positive. Tama po ba? Sobra. Lalo na ngayon sa nangyari ngayon. Pero remember, pag ikaw nag-business, ma-apply mo to. Pag ikaw typical na nga networker na, kailangan natin pa lang, tayo ang may advantage ngayon. Kasi may mga training tayo kaysa naman sa ibang mga tao na hindi nila alam kung anong mga training na pinagdadaanan natin. So this time, yung emotion natin ngayon, pumili ka kung saan ka. Kasi sabi nila, kailangan mo magiging matatag ngayon kasi dadaanan lang pala ito. Tapos, nasa sayo kung nasasambahan ka na talaga, matatamaan ka talaga. Pero life is must go on. Lalo na ngayon, may mga crisis ngayon. So, magdepende yan sa feelings mo ngayon yan. Lalo na yung crisis ngayon, yung attitude. Importante ano ngayon, protektahan mo yung attitude mo. Isa yan, kasi yung behavior mo ngayon, magde-depend yan kung mag-aaka negative o to become positive. So kung wala ka namang pera, kapang-kapa ka ngayon, parehas naman tayo lahat na pinagdadaanan ngayon, positive lang. Kasi sa ngayon, grabe ngayon, grabe yung attitude ngayon, nababago talaga yung attitude natin sa panahon. Then crisis din natin ngayon, relationship, sa family, sinusubukan tayo ng panahon ngayon sa relationship natin. Pero isa lang masasabi ko, nasa sa'yo pa rin yan kung ipoprotect mo yung mindset mo to become a positive. Lalo na ngayon, ang pinaka-crisis talaga ngayon. Crisis in money. Lahat ng tao ngayon nangangailangan ng pera. Di ba? Sobra. Kasi yun mag-a-affect sa'yo lahat eh. Pag wala kang pera, makakaisip ka ng masama. Pero pwede ka makaisip na maganda. Yung mindset mo ngayon, example ngayon, may pera. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa Facebook ngayon. Ang dami kung saan ka pwede dyan lulugar. Bakit? Ang pinaglaban nila ngayon, mabuhay. Pero, akin nga, buhay nga yung baliw eh. Ayaw pa kaya eh. Kaya lang, sinusubukan tayo ng panahon. Either fight or flight. Either ilaban mo to, or di kaya, hayaan mo lang talaga. Pero, kung hayaan mo lang to, ano mangyayari sa buhay mo? Di wala pa din. Pero, this time, you need to fight anong meron sa'yo ngayon kahit walang-wala ka. Okay lang na it's okay to afraid, it's okay to natatakot ka kung ano-ano nalulutuin bukas. May bugas pa ba ako bukas? Natatakot ka dahil wala ka ng pera, natatakot ka, baka hindi ka na makabalik sa trabaho mo, natatakot ka, baka end of the world na. Pero
don't stay too much doon sa mga feelings na ganun. Kasi it's all about mindset lang naman. Kung titingnan mo ngayon, kami, lumugar kami, lalo na si yung wife ko, na grabe, nag-motivate sa akin. Kami-kami na lang talaga nag-motivate sa aming dalawa ko nung anong dapat gawin. Pero hindi dapat yung emosyon namin, yung crisis ngayon, na hindi magtatagal dun sa katawan namin at isipan namin, puso namin. Bakit? Mas mawawalan kami ng mentality na puro na lang negative dahil dun sa mga, dahil dun na nagstay siya ng matagal sa'yo. Pero sabi nga namin, okay lang yon. Kasi lahat naman tayo may feelings. Pero this time, constant na mag-a-adjust ka, na piliin mo na may pag-asa pa. Kasi matatapos din to. Na kung ano ba ang pwede mo ngayon, kasi tingnan mo yung environment kayo na, pwede kang madala dun sa Facebook na mga pinopost nila. Yung iba, natatakot na. Yung iba, against na sila. Ang dami. Pwede ka doon, pwede mong piliin yun. Pero ano ang magiging benefit mo nun? Pwede rin magiging antay ka. Kung anong nangyari ngayon, isisisi mo sa government. Pwede mo rin yung gagawin. Or di kaya, pwede mong gawin na mag-observe ka, pipiliin mo lang yung positibo o positive, o pwede mo pa rin piliin pag nagpe-Facebook ka ngayon, kasi ang source lang natin na information ngayon, majority talaga Facebook. Anong nangyari sa Facebook, yun ang nagiging source natin. Pero pwede mong piliin ang Facebook ngayon to become opportunity. Kasi sabi nga nila, pag may crisis, may opportunity. So, depende mo yan. Paano mo i-set yung mindset mo? Saan ka nun? Dito ka mag-stay? O dito ka mag-stay? Ang kulang naman lang sa atin ay mag-ask. Kasi diba sabi nila, ask and shall receive. Pero hindi natin nagagawa ngayon. Kasi lahat ng tao may pride. Ayoko nga manghingi. Kasi alam nila na baka malaman nila na gutom ako, mga ganung hanat ba? Ayoko mangingi kasi baka akala nila wala na akong pera. Pero diyan na ano yung tao, diyan na buburyong, diyan na yung mindset nila. Bakit? Hindi sila nag-aas, hindi ka naman mag-aas, hindi lang na isa, mag-aas ka na pahingi ng bigas, hindi naman ganun eh. Pwede mo namang aas naman ako, baka may kaalaman ka, pwede mo ba akong turuan? O aas naman ako dahil wala akong idea nito. Ask naman ako kasi wala akong pera ngayon, pero gusto ko magka-pera, kaya lang wala akong idea. Kaya lang minsan, kulang yung tao niyan. Kasi lahat tayo nahihiya pagdating sa pag-ask. Kasi minsan may mga pride tayo. Pero this time around, it's a constant change. Adjust mo yung mindset mo. Saan ka lulugar? Para yung mindset mo mabago. Bakit? Kahit negative ka ngayon, kakain ka pa din. Hindi pa rin, yung mga pangangailangan ng pamilya mo ngayon, tuloy pa din yan. Kahit nag-post ngayon na, example, post natin ngayon, walang bayad yung iba, kuryente, pero pagdating ng pagkatapos nito, kakain ka pa din, magbabayad ka pa din. So, iisipin mo ngayon, at least naka-post siya ngayon, yung iba nga, salamat, hindi ako nakabayad ng boarding house ngayon. Ay, salamat, hindi ako nakabayad ng bills ngayon. Pero, yung iba nagpasalamat. Yung iba, talagang buryong na talaga ang dapat gawin. Pero, lahat naman tayo eh. Dinanas to eh. Imagine, global crisis po ito. Pero, I think, isa sa mga karakter ng Pilipino, na kahit crisis pa rin, magti-TikTok pa din. Sumasayaw pa din yung iba, nagpe-pray na, pero ang Pilipinas sumasayaw pa din. So isang behavior nyo na yung Pilipino hindi ka gumagawa na hindi talaga may stress. So isang factor yun sa mga Pilipino, kasi sa ibang bansa ngayon bihira lang talaga nagti-TikTok, pero ang Pilipino
halos araw-araw nagti-TikTok. Nakakatulong po 'yon para mabawasan na maibsan naman yung mga pag-uuri mo or natatakot ka, ano yung anong pwedeng mangyari sa iyo. Pero isa lang masasuggest ko niyan. It's time. This is a tiring time, tiring day. Ito ang pinaka nakakapagod, nakakabagot, nakakabored. Ito yung pinaka pagod na pagod ka pero wala kang ginagawa. Alam mo ba 'yon? Mas maigi yung may ginagawa ka, napapagod ka, kaysa na may tumula kang ginagawa, napapagod ka pa din. Pero pipiliin mo, na sa panahon nito ngayon, mas may time ka mag-isip na itama mo yung mindset mo to become a positive. Kasi pag positive ang mindset mo, diyan ka makakapag-isip ngayon, anong pwede mong execute ngayon na constant? Na pwede ka makapag-isip ka agad, ano ba ang pwede, ano ba, ano ba? Pero always pray, pray ka always, God, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng kaalam, bigyan mo ako ng source, saan ako kukuha, anong dapat pang gawin, ano ba ba ang pwede kong gawin para mabuhay lang ako nito. Pero guys, I tell you, mabubuhay ka pa din. Bakit? Yung baliw nga eh, cyborg na cyborg nga, immortal na buhay nga eh. Kaya always protect your mindset. Lalo na ngayon. Kasi pwede ka madadala. Pero pag entrepreneur ka na, pag unified member ka na, instead na magpapadala ka dun sa environment mo, ikaw ang mag-create ngayon ng environment mo. Ano ba ang gusto mong environment? Diba? Ano ba ang pwede mong gawin? Kasi I'm sure meron kang pwedeng gawin kahit nasa bahay lang. So number one na tip para hindi ka mapagod, kung gusto mo talaga mabago yung mindset mo, ako hindi ako palabas ha, pero ngayon, nagbabasa ako ng libro, 15 minutes na to 20 minutes, tulog na eh. Pero at least, may nabago sa akin na kailangan pala magbasa. So it's time na ngayon magbasa ka ng libro para yung hindi yung puro mindset na yung kain, puro na lang ang ibubusugin mo ngayon. Pwede mo nang busugin yung mentally mo ngayon. Pwede mong busugin ang kaalaman. Pwede mong busugin ng or ano pa ang pwedeng gawin. Pwede mong bawasan ang mga negative. Pwede mong busugin. So, pwede makakatulong sa'yo para maset yung mind mo na magbasa ka ng libro. Pero wag naman yung libro na hindi importante, dapat importante at naaakma ngayon anong pwedeng gawin. Kasi maraming libro na pwedeng basahin. Pero magbasa ka. So, mga time to, ano ngayon eh. Tiring day nga to eh. Pag sinabing tiring day, nakakatulala talaga. Alam mo yung feeling na tulala na naman, anong kakainin mamaya, anong lulutuin mamaya, ano yung menu mamaya. Kinabukasan naman, ito na naman ang ulam natin, ganito. Yung puro concern na ganun, alisin mo na yan. Para papasok yun, sana ko pwede makakabili ng pagkain para sa pamilya ko. Ibig sabihin kung meron lang andyan, okay, yan ang kainin natin. Pero lagi nating tandaan, it's a temporary po lang po ito. Temporary, hindi po ito lifetime. So kami nga, excited nga kami pagkatapos ito. Bakit? Ang dami naming na-miss, ang dami naming nakitang pwede palang gawin ito, pwede palang gawin ito. Alam mo, ngayon lang ako nakapag-isip ng focus na wala kang, alam mo yun, wala kang ibang magagawa eh, kundi isipin talaga anong pwedeng gawin eh. Bakit? Kanya-kanyang discard ito guys. Imagine na diskarte sa sarili mo na ala positive, positive, positive. Alam mo yung feelings na positive ka lang always, positive, positive. Na minsan na nakakabagot na sobra tulog na, pag sobra tulog mo pala, stress ka na pala noon. Pero time to manage yourself, yung daily routine mo. Ano yung daily routine mo?
Para yun ang preparation mo, pag ikaw na self-quarantine, mga kakusa, kasi lahat tayo kayo ngayon nakakulong. Nakakulong sa mindset, nakakulong sa bahay. So it's time na ano ba ang kailangan kong gawin para i-prepare ko pagkatapos nito, na itong dilubyo na to ngayon. Ito yung pandemic ngayon. Number one, magbasa ka na po ng libro. Ako, hindi ko po ugali magbasa ng libro, pero ngayon ginagawa